video. So guys, nandito na naman tayo sa isang panibagong vlog. So ngayong araw na to, may papakita ko sa inyong bagong video natin, which is may isang unit akong chinek dito malapit sa ano, sa dagat. At ang complaint ni customer is hindi raw malamig, umaandar lang yung unit natin pero walang lamig. So mga posibleng dahilan guys, tara alamin natin, samahan nyo ko. So nakikita nyo naman, ayan, napakainit dito. Tara alamin natin guys kung anong problema ni customer at ating i-check. Samahan nyo ko. Pum! So andito ako ngayon, umakyat tayo sa ano, sa rooftop. Papakita ko sa inyo. So grabe yung init dito guys. So ayan nga po no, kung nakikita nyo, binuksan ko na. At ito yung unit natin, medyo may kalumaan na guys. Pero ang brand nito, hindi nyo na makita yung brand. Pero ang brand nito sa loob is Carrier. Dito lang, hindi na natin makikita yung brand kasi nga malapit tayo sa dagat. So ayan, kung napapansin nyo sa unit, medyo kalawang na siya. So ipapakita ko muna sa inyo saglit yung view. Advertise muna tayo guys. So ayan, ayan, ito yung view. So malapit tayo dito sa dagat, sa Alcor. My God! Wow! Ayan, ayan. So grabe, napakainit no. At balik tayo sa topic natin. Ayan, wala na tong power. Inop na natin dun sa pinaka switch nya, tapos dito din sa isolator nya. So ang nakikita ko unang problema guys, ayan, contactor sunog. Ayan, tapos yung mga terminal wire nya sa capacitor sunog din. Ayan, so may mga possibility na itong dalawang to, ito yung sira. So papalitan natin to. Wala na, klarong klaro na. See, makikita nyo naman, napaka kalawang na. Pati tayo yung capacitor nya, oh, kalawang na rin. Try natin i-check yung compressor nya kung okay pa. So tara, check natin. So ayan, oh, kung nakikita nyo guys, ito, ito yung compressor na, wire ng compressor. So ito yung common, running, starting, pula starting ha. Tapos blue, running, ito yung common. Kumbaga line 1 tsaka line 2, okay? So unang-unang check natin, check muna natin yung compressor nya gamit tayo ng clamitir. Okay? Set natin sa ohms o resistance. Ayan, nakaset siya. So unang-unang tester natin, ito yung common, kung okay pa. Ayan, common. Test prod natin. Ay, ito yung common. Tapos isang test prod natin, lagay natin sa running. Wala na. Nagmi-melt na kasi ito. So tanggalin natin yung running niya. Ayan. So ayan ha, kung nakikita nyo, so 0.6, ayan, 0.6 common running is 0.6. ayan, common running 0.6. Common starting, melt na din. Tuloy na lang natin. Common starting 2.0. Tapos running common
running, tapos starting 2.7. So ayan guys, medyo okay pa yung compressor natin, no? Try nating paandarin. Makikita nyo, natanggal natin yung kontaktor. Ayan. Bagong kapasitor, ito yung ipapalit natin. Lumang kapasitor, so natanggal na natin lahat. Guys, ito yung ating kontaktor na 3-phase. So ang original na kontaktor nito is single phase. So wala tayong single phase, papalitan natin is 3-phase. Medyo nakikita nyo luma na siya, pero okay pa to guys. So ito lang yung ipapalit natin. So ayan guys, no, pag masdan nyo, may power supply na naka-on na to. So nandun yung driver ko sa baba, pina-on ko yung power supply na dun sa taas. So para malaman natin kung gagana yung yung compressor tsaka fan motor, unang-unang gagawin muna natin kahit hindi na natin i-tester, pipindutin lang natin to, tutusukin lang natin tong contactor, titingnan nyo kung gagana siya. Ayun. Ayun, nadali. So ayan guys, umaandar siya. Kung nakikita nyo naman yung tunog ng compressor, ayan yung fan motor. So bibitawan natin. Ayan. So ibig sabihin, okay pa yung compressor natin. Kasi nga chinek natin kanina, di ba? Yung mga reading na yun, yun yung normal na reading. Ang gagawin na lang natin, aantayin na lang natin to na papalo yung contactor dito sa outdoor. Ibig sabihin, aantayin natin na magpalo yung indoor doon sa loob, yung line 1 niya pabalik dito, kasi may ano to, may pabalik na line 1 dito papuntang contactor, which is yun yung supply ng holding coil ng contactor natin. Ayun, kung nakikita nyo, pumalo siya. So tama ako guys, walang mali, malinis yung pagkakatrabaho natin. So nakikita nyo naman, pumalo na. Ayan. Ipuwi natin siya. Ayan. Naku, malamig. Ayun. Ito na nga, kunting tips man lang sa ating mga kababayan dyan na malapit sa dagat. Kahit anong brand na AC yung papalitan nyo, basta tabi kayo ng dagat, isa lang masasabi ko sa inyo, madali talagang masira yung mga aircon nyo pag once na yung bahay nyo katabi ng dagat. Nakikita nyo naman, kinalawang siya. Ayan, ayan, buong aircon. So kinalawang yan kasi nga malapit tayo sa dagat. Ayan, ipapakita ko ulit sa inyo kung paano kinalawang yung mga unit natin. Ayan.
So malapit kasi tayo sa dagat. Ayan. Disyerto guys. Disyerto. Tapos dito dagat. Okay. So yun lamang po guys. Once again, this is Roderald Mix TV. So sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Please subscribe to my YouTube channel para ma-update kayo sa aking mga panibagong vlog. So hanggang dito na lang tayo.